Hindi na halos mabilang ang mga taong nawala. Dinukot at napaslang noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Marcos. Isa na rito ang manunulat na si Emmanuel Eman Lacaba. Siya yung isa sa mga sikat na sa school. Well, his field was, I think, literature nga, no? But he had the ability really to feel the sentiments of the people, kung anong dapat gawin. Baki-baka, huwag matakot! Ang kanyang naging partisipasyon sa mga kilos protesta ang nagpainit ng kanyang pangalan laban sa diktadurya. Sige, patayin niyo na rin ako. Sinabi pa nga si Eman raw sa'yo, sige man, Tim, tuloyan mo na ako. Yung baril, sinubos sa bibig at pinaputukan si Eman. Magandang hapon. Ako po si Martin Andanar. Ating balikan ang bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa pagpatay kay Emmanuel Eman Lacaba dito sa Crime Classic. Disyembre 10, 1948, idineklara ng United Nations General Assembly bilang International Human Rights Day. Ito rin ang araw ng kapanganakan ng kilalang playwright, essayist, scriptwriter at poet na si Eman Lacaba. Ayon sa manunulat at nakatatandang kapatid ni Eman na si Pete Lacaba, 6 na taong kulang ang tubong Cagayan de Oro na si Eman na magpasya ang kanilang mga magulang na manirahan sa Pateros kung saan sila lumaki. Ang mother ko kasi talagang taga Pateros. Ang father ko nung time na nagtatrabaho sa Department of Labor dito sa Manila at saka nag-aaral, nakuha ng abogasya. Katulad din daw ng tipikal na bata si Eman, mahilig maglaro, masayahin at makulit. Ngunit hindi raw matawaran ang kanyang hilig sa pagbabasa ng libro at pagsusulat ng mga tula. Naalala niyo ba, sir, kung ano yung mga hilig ni Eman nung siya'y mga bata pa o nung siya'y bata pa? Siya noon, late siya natuto mag-bike. So ako naman, hiniram niya yung bisikleta ko, binunggo yung bike ko. Mahilig siya magbibisikleta noon. Naalala ko, daming libro sa bahay namin noon. So, silang dalawa yon sa kanilang library. So, ang napansin ko lang nung panahon na yon, mahilig silang magbasa, mahilig silang magdiskusyon ni Pete. Silang dalawa. Tuwing gabi yan, pagdating sa bahay, usapan na yan. Parang mahilig makikinig sa radyo at saka magbabasa ng comics. Mahilig kami mag-drawing at kwento-kwento. Ang mother ko kasi, teacher ng Pilipino, tapos, nakahiligan na pareho kami nahilig sa pagbabasa. Mga tambayan namin, library, tsaka paarkilahan ng comics, mga ganun. Hindi rin daw nawala si Eman sa listahan ng pinakamatalino sa klase noon siya ay nag-aaral sa Pasig Catholic College ng elementary at high school. Mas siya, mas masipag din siya mag-aaral kasi siya valedictorian mulat-mula, no? From grade school, high school. Tsaka nakatapos siya ng kolehiyo. Ako hindi ako nakatapos. Hindi. Ako hanggang honorable mention lang ng graduation. Pero siya from the start talagang top of the class siya lagi. Sa eskwelahan ding ito raw nahasa ang angking galing niya sa pagsusulat nang maging editor-in-chief siya ng kanilang school paper. Maliban sa akademya, naging aktibo rin siya sa mga extracurricular activities. Kumbaga, siya yung isa sa mga sikat na sa school. Mahilig sa sports, mga awards sa school. Siya lagi yun yung naalala ko, yearly. High school siya, o fourth year, ka-apply siya sa American Field Scholars, AFS. So natanggap siya dun na scholar. Nung magkolehiyo, kinuha ni Eman ang kursong AB Humanities sa Ateneo de Manila University.
Sa panahong ito, nakamit ni Eman ang isang prestiyosong parangal para sa kanyang nobelang Punch and Judas. Short story pala yung nanalo sa kanya sa palangka. Nanalo sa palangka for a short story na lumabas sa Philippine Free Press. 60s na yan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay sa pag-aaral at pagsusulat, unti-unting nabuksan ang mga mata ni Eman sa maling pamahala ng nooy presidente ng Pilipinas na si Pangulong Ferdinand Marcos. Paano napasok si Eman sa movement? Pali si Eman, medyo iba yung takbo ng ano. Mahilig siya sa hippie-hippie culture. Dahil mahilig siyang magbabasa, marami siyang kung ano. Doon namin siya nakilala. Kung pala, unti-unti na rin dahil sa mga demonstrasyon noon, unti-unti na rin niyang nakukuha or pinapag-aralan yung ano. More pa sa nagsimula siya sa labor movement. Taong 1968, namahagi raw si Eman kasama ang ibang Atenista na isang manifesto na may pamagat na Down the Hill na nananawagan para mapalitan ang administrasyon ng universidad. Kailangan ng Atenista, gumabasa ka, huwag masyadong pasosyal at gumabasa masa, ganun. At the same time, kasama rin sila din sa mga naglalaban na magkaroon ng Philippine rector ang Ateneo, hindi head, laging ang Amerikano. Mula noon, mas kinilala si Eman bilang isang aktivistang manunulat. Madalas daw niyang gamitin ang imahe ng Greek mythological character na si Icarus na namatay sa paghangad ng matayog na pangarap sa kanyang mga tula at sumisimbolo sa buhay ng kanyang tatahakin. Kung familiar kayo din sa mga tula niya, mga Greek mythology, etc. Puro mga ganun yung mga tula niya nung unang panahon. Hanggang sa nung pumasok sa movement, na bago bigla. Nagkaroon ng papunta sa revolusyon. Nahuli di umano ang isang kasamahan ni Eman sa NPA na kinilala sa pangalang Martin. Magkakilala sila o kasama nila. Maka naman from the very start, yung DPA yun o whatever, hindi ko alam. Sunod-sunod na mga kilos protesta noong dekada 70 o mas kinala sa tawag na First Quarter Storm. Dito rin naging aktibo si Eman sa pagkundina sa maling pamamahala ni dating Pangulong Marcos habang siya ay nagsisilbi bilang guro sa University of the Philippines. Ito rin ang naging hudyat na magbabago ang buhay ni Eman. Sa panahon ng First Quarter Storm, nagsimulang maging aktibo sa mga rally at mga kilos protesta ang manunulat na si Eman Lacaba na nooy nasa kolehiyo pa lamang. Naging miyembro siya ng Panday Sining, isang organisasyon ng mga militanteng kabataang makabayan na kumukondena sa pang-abuso sa kapangyarihan ng pamahalaan. Panahon na para tayo'y kumilos para sa ating karapatan. Habang siya ay nagtuturo sa Universidad ng Pilipinas. Well, his field was, I think, literature nga, no? But he had the ability, really, to feel the sentiments of the people, kung anong dapat gawin. So, I could see him now doing very well in the cabinet, in the house, or in the Senate, Commission on Human Rights, o yung mga national, for national artist. Dahil talagang he was so dedicated, so patriotic, and so talented. I signed Proclamation Number 1081 placing the entire Philippines under martial law. Dalawang buwan bago dineklara ni Pangulong Marcos ang martial law, dinampot si Eman at iba pa niyang kasamahan dahil sa pag-rally sa isang factory sa Pasig. Nagwewelga yung mga manggagawa doon. He was in support of the poor working men. And that was why, nung break up in yung picket, isa sa nadali, itong si Ka Eman. Nakulong si Eman sa Pasig City Jail, ayon kay Attorney Rene Sagisag na tumayong human rights lawyer noon. Unang pagkita ko kay Eman,
duguan, biglang binanata ng mga pulis. And so, he became my client. Very sympathetic naman yung judge namin dahil nanggaling din sa wala. And my recollection is that the case was dismissed. But I befriended na Dela Cabas, particularly Eman, and some of his colleagues in the movement. Tinanggal din si Eman sa trabaho bilang lecturer sa UP dahil sa madalas daw niyang pagsama sa mga demonstrasyon. After nung strike, supposedly may contract yan. Eh, no? So, hindi na siya nakuha ulit. Nang makalaya raw si Eman, pumasok naman siya sa Philippine Educational Theater Association o PETA at naging aktibo muli sa pagsusulat at pag-arte sa entablado. Nakasama niya dun si Lino Broca, si C.B. Garucho. Actually, doon, parang doon ginawa yung isang kanta na sa tinimbang kangunit ko lang. Yung panahon na yon, meron na rin mga aktivista sa cultural, ano, progressive na rin yung, ano eh, may mga progressive din sa PETA ng panahon na yan. Humanga raw ang kaibigan si Katch Katoy sa pagkatao ni Eman na makilala niya ang aktivistang manunulat sa PETA. Tahimik lang, hindi, walang pinag-iayabang, walang pinoporma. Samantalang, alam ko naman na at that time, dahil kakilala ko nga, writer din. So, alam ko naman na mabigat siya as a writer. Taong 1975, tatlong taon pagkatapos ideklara ni dating Pangulong Marcos ang martial law sa Pilipinas. Nagdesisyon daw sumapi si Eman sa underground movement na New People's Army o NPA upang ipagpatuloy ang laban niya sa diktaduryang pamahalaan ni Marcos. Dumalaw siya para lang magpaalam at sabi niya pupunta na siya sa Mindanao. So medyo na ano ko na yun na Mindanao, lugar ng armed conflict ng ano noon hanggang ngayon. So may inkling na ako kung ano. Siyempre hindi naman niya masabi ng direkta. Pero may inkling na ako na mamumundok, in other words, mapupunta sa kanayunan. Hindi rin daw tumutol ang pamilya ni Eman sa kanyang desisyon dahil noong panahon yon, aktibo na rin sa pagkundina sa gobyerno ang ilan sa kanyang mga kapatid. Eh, siyempre medyo nag-aalala akong konti, pero ayun ang, nga, sabi nga, maluwag kami sa pamilya, hindi kami namimili kung anong dapat mong kuning course or whatever. Or... Sa katunayan, kasama pa raw ni Eman ang kapatid na si Tony nang ihatid siya sa pier ng kanyang pamilya. Paghatid sa pier noon, alalo ko, nandiyan yung misis, si Lali, tapos yung maliliit pang mga bata noon. Na ang pagkakaintindi ko, pupuntahan nila Davao. Bit-bit ng kanyang asawa at anak, tago silang namuhay sa Mindanao. Ayon sa librong Living and Dying ni Christina Jaime Montiel, naging miyembro ng isang semi-legal team ng NPA si Eman at nagtrabaho bilang konduktor ng bus sa General Santos City. Kalaunan, namundok si Eman kasama ang ibang miyembro ng NPA habang ang kanyang asawa at mga anak ay nanirahan sa Davao City. Sa Kilusan, nagkubli si Eman sa pangalang Popoy Dacuycoy. Dito binansagan siyang The People's Warrior. Ipinagpatuloy pa rin niya ang pagsusulat ng mga tula at nobela habang nagsisilbi bilang gerilya sa bundok. Mga tula na ginawa niya nung nasa Mindanao na siya. Halo-halo yun, iba-ibang mga ano. May mga sulat siya na mga kumusta lang. Later na lang mo makita yung mga tula na pinablish na. Ayon sa political analyst na si Roberto Versola, mainit ang mata ng mga militar sa mga taliwas sa kanilang pamamahala. Kasama na rito si Eman. Maraming mga senador nakulong, eh, di ba? Si Ninoy, Sir Rodrigo, yung mga congressman na nakulong din. So, sa media people nakulong. So, Jokno nakulong, senador. So, talagang... kung yung mga ganong kalalaking tao pwedeng ikulong, lalo na yung maliliit. Sa tuloy-tuloy na bakbaka na militar at ang mga armed movement sa Mindanao ng panahong iyon, nahuli di umano ang isang kasamahan ni Eman sa NPA na kinilala sa pangalang Martin. Magkakilala sila,
kasama nila. Maka naman from the very start, yung DPA yun or whatever, hindi ko alam. Sino si Martin? At ano ang kanyang magiging papel sa pagkakapatay kay Eman? Taong 1976, apat na taon nang sinimulan ipatupad ang martial law sa bansa. Isa-isang ipinahuli at ipinapatay ang mga taong tumutulig sa laban kay dating Pangulong Marcos. Pag nakahuli ang militar, ang gusto nila ituro mo yung iba pang bahay na pwedeng makahuli sila ng makahuli ulit sila ng additional. So, race against time yan. Unahan kayo kasi gusto nilang parang sunod-sunod na huli tsaka raid hanggang sa maabot nila yung pataas ng pataas. No? Hanggang sa marating nila yung pinaka-liderato ng movement ng time na yan. Sa panahong ding yon, patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Eman para sa demokrasya kasama ang iba pang NPA sa kabundukan. Nang madakip na mga militar ang kasama ni Eman na si Martin, hindi niya inalintana ang nakaambang panganib sa kanyang buhay. Nahuli siya. So, siya yung nag-identify at ang balita nga parang bumalik na siya. Ikinwento mismo sa amin ng kapatid ni Eman na si Pete Lacaba ang pangyayaring kumitil sa buhay ng kanyang nakababatang kapatid noong umaga ng Marso 18, 1976 sa sityo Tukaan, Balaag, Asuncion, Davao del Norte. Yun nga, nandun sila sa loob ng bahay ng masa. Nakitulog sila doon. So, umaga-umaga, nag-aalmusal sila. May nabalita ang may dumadaan, merong patrol ng PC yata, PC o militar. Nagpa-patrol. Hindi naman sila kinabahan daw kasi iisip nila dumadaan lang yan. Mukhang wala namang misyon. Kaya lang hindi nila alam, isa pala silang kasamahan na nahuli na at nagbumaliktad. Dinamit daw ng militar ang kanilang kasamang si Martin para ituro ang tinutuluyang bahay ni Eman. So nakita nung Martin yun, magandamit yan ang mga kasamahan ko. So hindi ko alam kung nagsumigaw pa o pagiging pinaputokan na lang sila. Nagkaroon na ng exchange of gunfire. So yung parang head ng unit, apat yata sila noon, yung isa babaeng teenager pa lang na babae, 19 yata. Nabuntis pa naman. So dun sa exchange of fire, napatay yung head ng unit, tsaka isa pa. Maswerte raw si Eman at isang babaeng buntis na nakilala sa pangalang Estrieta Salona na nakaligtas sa barilan. Ngunit sa kasamang palad, nadakip pa rin sila ng militar. Si Eman, sugatan lang yung buntis, hindi naman yata na. So kinuha sila, dinala na sila. Pati yung mga bangkay, dinala rin. Dadaling na sa kung saan man yung headquarters ng ano. Pero along the way, sabi nung head daw nung PC, kung yung military unit na yun, huwag na tayo mag-uwi ng buhay. Binaril yung buntis, ang unang binaril. Pagkatapos daw patayin ng militar ang buntis na kasama ni Eman, inutusan daw ng isang saryento si Martin na isunod na rin si Eman. Ang kwento nga, sinabi pa nga si Eman raw sa'yo, sige Martin, tuluyan mo na ako. Yung baril, sinubo sa bibig at pinaputukan si Eman. So, ayun, dead on the spot na yun. Ilang araw ang nakalipas, lumabas sa payagan ang nangyaring pagpaslang sa isang Manuel Lacaba. Kasabay nito, ang paglaya ng kapatid ni Eman na si Pete na nuoy nakakulong sa Camp Crame. Kasi nung i-release na ako, yung mismong araw na i-release ako, yung araw na nasa lumabas sa dyaryo yung may napatay na Manuel Lacaba sa Davao. So naalala ko pa yon dahil nung binibigay na sa akin ang head ng Crame noon si General Fidel Ramos, presidente later. Tinanong pa nga niya ako, ano ba itong Lacabang napatay na ito? Sorry, hindi ko alam. Kasi ang kapatid ko, Emmanuel. Nasa dyaryo, Emmanuel. So hindi ko alam kung siya yan. Dahil hindi makumpirma kung ang kapatid na si Eman Lacabang napaslang, nagtungo raw ang ina ni Eman sa Davao upang siya mismo ang kumilala sa bangkay.
So, hindi na makikilala sa mukha, pero may mga alam ang mother ko na alam niya, pagisado niya yung mga ano namin, mga nunal eh. Nang makumpirmang si Emma ng bangkay na nasa mass grave, inuwi ng pamilya ang bangkay sa Bateros, kung saan binisita ng maraming kaibigan ang mga labi ni Eman. Pero ang naalala ko lang doon, ilang gabi na burol, tapos nung libing yon, kung familiar kayo sa Bateros, nilalakad kasi ang mula bahay papuntang sementeryo. Dadaan sa simbahan, tapos papuntang sementeryo. Yung anong yon, mula sa bahay hanggang sa simbahan, kasama si Nick Joaquin ng paglalakad. Hanggang iba't ibang mga writers at artists. Saan hahantong ang kaso ng pagpatay kay Eman at kanyang mga kasamahan? Mauuwi nga lang ba ito sa wala, tulad ng maraming biktima ng panahon ng martial law? Magandang hapon. Ako si Martin Andanar. Muli niyo kaming samahan bukas sa pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan sa pagpatay kay Emmanuel Eman Lacaba dito sa Crime Classics.